Hello, hello mga ka-crypto! Ngayon is meron akong na-discover na isang hardware wallet, which is ito nga pong si Decent. So yan nga guys, ngayon is ituturo ko nga po sa inyo kung paano i-store yung ating mga Bitcoin dito like ETH, TRX, XRP at marami pa nga pong iba. Dahil dito guys is mas safe nga po ang inyong mga crypto compare na i-store nyo nga po siya. Like sa mga Binance, mas suggested ko nga po itong si Decent. So ngayon is i-unboxing na nga po natin ito. Hello mga ka-crypto, ngayon is meron nga po nagpadala sa atin ng isang biometric hardware wallet, which is galing nga po ito sa Decent. Then dito guys, makikita nyo nga po itong packaging nila na Decent. And dito actually is nabuksan ko na nga po yung mismong box para hindi na nga po ako mahirapan na magbukas sa harap ninyo. Pero dito guys is hindi ko pa nga po nakikita yung mismong product. Bali itong box nga lang po yung kinat ko. So ngayon isabayan nyo nga po ako nabuksan ito. So yun nga guys, bali ito nga po pala yung itsura ng kanilang karton. And ngayon is open na nga po natin ito. So yun nga guys, makikita nyo po nga po dito na ito na yung bubble wrap. So yun nga po, naka bubble wrap itong product nila. Bali, yan din nga po yung isang advantage kapag nag-o-order nga po tayo ng mga ganito, nang sa ganun kung mahulog nga po ito, is hindi nga po ma-damage. So, yan nga guys, ito na nga po yung itsura, which is itong Decent wallet. As you can see guys, Decent do not use. If seal is broken mga ka-crypto, is huwag nyo nga po itong i-open or i-return nyo nga po. Dahil yung ibig sabihin na to guys, is hindi pa nga po siya na-o-open. And brand new pa nga po ito. So, yan nga guys, ngayon is open nga po natin to. Bali, pwede naman po natin itong hilain na lang dito para mabuksan. So, yan nga po. Katulad na lang nito. Then, dito naman guys, open nga lang po natin itong box. Oops. Ayan guys. Make sure na magdahan-dahan nga po kayo and huwag kayong gumaya sa akin. So, ngayon guys, is meron nga po ditong parang sticker na nakasil nga po yan. So, ngayon guys, tanggalin nga lang po natin itong sticker na ito. So, yan nga po. Then, dito guys, makikita ninyo side by side is tatanggalin nga po natin yan. So, wala nga po tayong bunting dito or kung ano-ano. So, balikan ko nga muna po kayo kapag natanggal ko na yung pagka-scald na to. So, yan nga guys. Gumamit na nga po ako dito ng bunting para nga po maikat itong sa kilid. And ngayon guys, is i-open na nga po natin ito kung ano nga po ba yung mismong laman. So, yan nga po. Bali dito is meron silang welcome card. So, napakaganda naman po ng quality ng kanilang papel na ginamit. So, meron sila ditong QR code. In-scan nyo nga lang po yan para ma-install yung application nila na gagamitin din nga po natin dito. Bali, ito nga po pala yung kanilang user guide. The next guys, they have Decent component o yung kanilang product warranty. Then, ito na nga po yung kanilang mga product specification. As you can see guys, memory is 1.0 MB. Then, yung display na to is naka-OLED na nga po yan. And also guys, meron po sila ditong fingerprint sensor and marami pa nga pang iba. And yung kanilang battery is mga 530 milliampere nga po yan, 3.7 volts. So ngayon guys, is meron din nga po sila ditong recovery sheet, which is ito po yung gagamitin natin para nga po sa ating recovery sheet. Mamaya ipapakita ko nga po sa inyo kung ano nga po ba yung use nito. The next case, dalawa nga po pala yung binigay nila in case na magkamali nga po tayo. At ito na nga po, makikita ninyo yung kanilang pinaka main na item, which is ito nga po yan, yung kanilang hardware biometric wallet. So, hugutin na nga po natin. And ito na nga po guys, makikita nyo is napakaganda nga po niya and all black. So, ito po, Decent. So, makikita nyo po dito is made in Korea nga po siya. So, yan nga guys, ito nga po yung pinaka-satisfying na part. Yung magtatanggal nga po tayo dito ng plastic. So, yan nga po. Then yan. So, napakakinang nga po na itong item nila. Makikita nyo dito guys, is meron nga po silang button na pataas, pababa. Then, ito yung back nila. And meron nga po sila ditong okay or yung enter. The next guys, dito pa nga po sa box, yung pinakahuling laman, is meron nga po sila ditong charging cable. Or yung USB cable nga po nila. So dito guys, makikita ninyo na yung port, or ito po yung kanilang USB port kung saan i-charge nga po itong item. Bali dito guys, bago nga po natin itong gamitin, is i-charge nga muna po natin ito. Nang sa ganun, is matamit nga po natin ito ng tuloy-tuloy. So gagamit na nga po pala tayo dito ng power bank. Ito nga po yung ating power bank. At sinaksak nga po natin yung cable. And dito guys, sabay-sabay nyo nga po makikita yung pag-on nga po na to. So maghintay lang po tayo ng ilang minuto. So yun nga guys, my Decent. So ito nga po yung unang bubungad nga po sa inyo. So select a language. So para nga po pala pumili dito guys, is meron nga po silang arrow up. And
and down. So, kung gusto nga po itong Chinese, kung marunong kayong mag-Chinese nga po, no, is pwede yan. Pero ko guys, I suggest na ito pong English dahil ito lang naman po yung naiintindihan ninyo. So nga po, depende na lang kung may lahi kayong Chinese. Bali, ito guys, naka-charge nga po siya habang ginagamit natin. Dahil first time use pa nga lang po ito, and i-click nga po natin itong OK. And next guys, create wallet mga ka-crypto or cover wallet. Dahil bago pa lang kayo dito, is assume na nga po natin na mag-create pa nga po tayo dito ng wallet. Click nga lang natin itong OK. So tap nyo nga lang po yan, and dito guys, enter a new PIN. Kailangan po natin maglagay dito ng 8 digits password. Pagkatapos nga po niyan guys, is i-re-retype nga po natin dito yung ating PIN or yung 8 digits PIN na nilagay natin. So para nga po makapag-type dito ng number, is click nyo nga lang itong arrow up para nga po mag-decrease. For example yan guys, naging 1. Kung gusto nga pong pababain, is click nyo nga lang itong down. Or pwede rin nyo nga pong i-click itong OK kapag satisfied na nga po kayo sa number. So yan nga po, up para madagdagan yung number, and down para mabawasan nga po ito or papunta nga po pababa yung number. So yan nga po guys, kung satisfied na nga po kayo dito, click nyo na nga po yung OK. And dito guys, magka-type nga lang po kayo dito ulit. So tapusin ko nga muna po itong sa PIN nila. Ito nga yung tinutukoy ko guys na kailangan nga po natin i-verify or i-retype ulit ng ating password dito. Dahil yan nga po guys, para nga po ma-verify nila ito kung tama nga ba yung una natin tinype. At dito nga guys, type nga lang po natin yung last number ng ating PIN. So hindi ko nga po pinakita sa inyo para hindi nga po ma-hack or hindi nga mabuksan yung ating account. And dito guys, click nga po natin itong OK. Bali, ito nga po yung OK. So yan nga po, fingerprint or enroll finger. Bali, kailangan nga po natin i-scan dito yung ating finger nga po yan. Bali, ito guys, subukan nga po natin. So ito nga po. Bali, kailangan nyo nga lang po iangat ang inyong mga kamay o yung finger nyo nga po para nga po ma-scan nila ng maayos. As can see guys, processing na nga po siya. So nag-charge nga po pala dito itong ating biometric wallet. And scan nyo nga lang po ulit para ma-verify nila. So yun nga guys, warning, recovery seed is backup for your private key. So meron nga po silang isa-send dito or ilalagay dito na 24 words. Baling 24 words na yan is kailangan nga po natin yung isulat. Click na nga po natin itong OK. Then dito guys, nag-generate na nga po yung iba-ibang mga words. So 1 to 24 nga po pala yan. Balik, kailangan nga po natin itong i-take note or isulat nga po. So dito guys, as you can see, ito na nga po yung ating recovery list. Bali, 1 to 4 pa nga lang po ito. Pero dito guys, once na maisulat yun nga po yan, dito nga po sa inyong recovery sheet. So dito guys, yung 1, so sulit na nga po dito. Fitness, 2 is snap. So hanggang mapuno nyo nga po ito. Pagkatapos nga po sa 4, click nyo nga po itong next para magtuloy-tuloy nga po siya up to 24. Bali dito guys, gagamitin nga po natin yung mga words na yan mamaya. Dali, papatype din nga po nila ito sa atin isa-isa para nga po malaman nila kung sinulat nga po ba talaga natin ito dito nga po. Dahil yung use nga po niyan is in case na makalimutan natin yung password, is ma-o-open nga po natin yung ating wallet gamit nga po itong recovery seed. Ayan na nga guys, na isulat na nga po natin lahat yung 24 na words. Makikita nyo naman po dito is nasa pang 24 na nga po tayo, and click na nga po natin itong OK kapag nga po nasulat yun na lahat dito nga po sa inyong recovery sheet. So just click OK. And dito, have you written down all your recovery seeds? Just click OK. Then dito guys, ito na nga po yung sinasabi ko, kaya pinasulat po nila sa atin. Dahil dito nga po, is ipapatype nga po nila lahat ng 24 words. Para malaman nga po nila kung sinulat nga po pala talaga natin ito. So for example guys, yung aking first word or yung number 1, dahil dito nga po number 1 yung naka-indicate, is fitness. Para nga po makapag-type dito, is i-click nyo nga lang po itong arrow up or itong arrow down. Up is decrease or increase, and down is yung decrease. For example guys, fitness, yan, tap ko nga lang po ito, F. Kung satisfied na nga po kayo sa first na nilagay ninyo, is i-click nyo nga po itong OK. So ito nga po, OK. Then dito guys, fitness, I, then T. So yan nga po, hanapin natin itong T and just click OK. And dito guys, hanapin nyo nga lang po ito nga pong word. So ito nga guys, pangalawa, fitness. And dito, click nga lang po natin itong OK, and hanggang 24 na nga po yan. So balikan ko nga po kayo kapag na-type ko na nga po lahat. Ito na nga po mga ka-crypto, is nasa mga pang number 24 na nga po tayo or yung last word. And i-click na nga lang po natin itong OK para malaman nyo nga po kung ano nga po ba yung mangyayari dito. So makikita nyo nga po yan, just click OK. And dito, any, click na lang po natin itong OK. Congratulations, your decent wallet is ready to use. So dito guys, is meron silang dalawang option kung account nga po ba or setting. So click nyo nga lang po itong setting and click na nga po natin ito nga pong OK. Then dito guys, setting is pipiliin po natin itong Bluetooth.
So, kailangan nyo nga po pala itong i-install yung kanilang app dyan nga po sa inyong cellphone, which is yung Decent. O kung hindi nyo nga po pala ma-search, guys, is scan nyo nga lang po itong binigay nila. Then, dito guys, click nga lang po natin itong Bluetooth, okay? Then, Android or iOS. Android nga po pala yung gamit ko. And dito guys, is meron po silang binigay dito na number. So, pumunta nga muna po pala tayo sa ating mga cellphone. So, yun nga guys. Bali, check nga muna po natin itong phone natin. Huwag nyo nga pong kalimutan na install itong application nila na Decent. And before tayo mag-start guys, on nyo nga lang po itong Bluetooth ninyo. And hanapin nyo nga lang po itong Decent ID. Tap nyo nga lang po yan. And dito guys, kailangan nga lang po natin itong i-connect dun nga po sa biometric hardware wallet. So, paano nga po ba yan? Bali, tap nga lang po natin ito. Nang sa ganun is makonect nga po natin siya. So, yun nga guys, device. Bali, lagay nyo nga lang po dito yung number na nandito nga po sa screen nitong hardware biometric, which is 238211. Magkakaiba nga po pala tayo dito ng number, and click nga lang po natin itong pair. So dito guys, pairing na nga po siya and connected na nga po. So yun nga guys, kapag naging ganito or may Bluetooth na logo, is connected na nga po yan. And ngayon naman po guys, pumunta na nga tayo dun sa kanilang pinaka main na application. So ito na nga po, swipe na nga lang po ito pa right or pa left, or pwede nyo rin i-skip. Have you used Decent Wallet before? So, click nyo nga lang po itong yes, I'm a returning user dahil nga po nakapag-create na tayo ng account dun nga po sa kanilang hardware. So, tap nyo nga lang po yan. And dito, please choose your Decent Wallet. Dito nga po tayo sa biometric hardware wallet. And next guys, please set your password. So, maglagay po kayo dito ng 6 digits password. At dito nga guys, kailangan nga po natin i-re-enter kapag nga po na-type na natin yung una para ma-verify nga po nila kung tama po ba yung ating nilagay. And dito guys, is pwede nga po kayo maglagay ulit ng fingerprint. Pero ako, skip ko nga muna po ito. So yun nga guys, please enter the password nga po. So dito nga guys, click nyo nga lang po itong allow. Then yun nga po guys, bali dito is maglo-loading na nga po yan. So wondering how to use Decent Wallet, you can manage your asset by adding an account. So mag-a-add nga po tayo dito ng account. So dito guys, is ipa-loading nga muna po natin ito kapag first time user nga po tayo. Hintayin nga lang po natin na mag 100% page. Dito na nga po guys, tap na nga po natin itong plus sign or add account. Bali dito is pipili nga po tayo ng mga cryptocurrency na gusto nating ilagay dun nga po. So dito guys, select your coin. For example guys, yung pinakakilala nga po sa lahat is ito nga pong si Bitcoin or BTC. Bali dito, i-click nga lang po natin itong Bitcoin. Then next guys, pwede nga po natin ilagay dito yung BTC and make sure guys na may line na ganyan. And tsaka nyo nga po ilagay yung pangalan ninyo kung gusto nyo nga po. So BTC Cryptomatic. Then click nga lang natin itong create. So magpas nga po siya dito ng 14 characters. Bali yan nga guys, crypto na lang nga po yung ilagay natin. Then just click create. Then retrieving address info, please wait. So nasa 14 nga lang po na numbers or characters yung maximum dito na pwede natin ipangalan. So nga guys, creating account. Then wait nga lang po natin ito. So yun nga guys, nag-reflect na nga po dito yung Bitcoin. Mag-add nga po tayo ulit ng iba. So yung susubukan ko naman po dito is ito nga pong si Mona or yung Mona coin. So Mona, same process lang po sa ating ginawa kanina. Then create. So yun nga guys, pa-loading nga muna po natin. Basically guys, nakapag-add na nga po tayo dito ng 4 na coin nga po. So same process lang naman sa ating ginawa kanina. And yun guys, is meron nga po sila dito mga NFT. So collectible supported networks like Ethereum. So view my collection. As of now guys, is wala pa tayong collection. And next is meron po silang manager, user guide, Decent Academy, buy now. And marami pa nga pong iba, Decent info or device info. Then next guys, may settings nga po sila dito. Pwede nyo nga pong palitan yung local currency. Like pwede nyo rin nga pong i-on dito yung mga fingerprint. Then ngayon guys, kung gusto nga po pala mag-send dito ng Bitcoin sa ibang account or ibang tao, isi-click nga lang po itong Bitcoin. And next guys, just click send. So dito, is pwede nga po kayong mag-send through QR code or di kaya i-paste nga po dito yung wallet address ng pagsasenda ninyo. So vice versa naman po yan. Kung gusto ninyo dito mag-receive or tumanggap ng crypto, kapag example guys, meron magsasend sa inyo ng crypto, isend nyo nga lang po itong QR code ninyo or i-copy nyo nga lang po itong wallet address dun nga po sa sender or yung magsasend sa inyo, and automatic guys, magre-reflect na nga po yan dito. So meron nga po silang details history. So wala pa nga po tayong history dito. And next guys, yung hide account, pwede nyo po yung i-hide. So same process lang po yan dito, pero magkakaiba nga po yung address per crypto. So ngayon guys, is tingnan nga po natin dito yung sa exchange nila. So yan nga po, exchange cryptocurrency instantly. So pwede nga kayo dito mag-search. For example, itong BNB or ETH, click nyo nga lang po yung yes.
So there is no main account pa nga po, wala pa tayong main account. Dapat yung nandito nga lang po na na-add nyo yung i-add nyo. So ngayon guys, is wala pa nga po akong balance. Pa-research nyo naman po dito yung gusto ninyong matanggap. Also guys, mayroon po silang swap, metamask integration, FTSO portal, and marami pa nga pong iba. So ngayon guys, mayroon po sila ditong swap. So yan nga po, select main network, meron po silang Ethereum, Polygon, BSC. So yan nga guys, BSC, Phantom, Arbitrum, and ClayTN. So click nyo nga lang po itong next. Then dito guys, pwede na nga po kayong mag-buy dito ng mga cryptocurrency like Bitcoin, USD, BNB, ETH, and marami pa nga pong iba. So pwede po kayong mag-purchase through MoonPay or SimpleX, Binovay. So yan nga guys, bale ngayon guys, is i-check na nga po natin dun sa ating pinaka-hardware wallet. Ito nga pong Bitcoin, Ethereum, Monocoin, and Binance kung nag-reflect nga po ba doon. Ito na nga po yung ating account guys, makikita ninyo dito is nasa blue button nga po siya or nag-blue dahil nakakonect nga po siya dun sa app. So kahit i-disconnect nyo naman po yan is makikita pa rin dito yung mga in-add ninyo na coin. So check na nga po natin itong ating account. Click nga lang po natin itong okay. As you can see, meron na po dito yung Bitcoin, ETH, Monocoin, and yung Binance or yung BNB nga po na nilagay natin. For example guys, itong Ethereum, check nga po natin yung wallet address. Makikita ninyo dito. So ETH Crypto, meron po silang address. Click lang natin itong okay and magre-reflect po dito yung ating wallet address dito nga po sa ETH. And also guys, QR code. So back nyo nga lang po yan. Bali ganito nga lang po kasimple na gamitin ito. So magkano nga po ba ito? Sa isang single package is nasa mga $129 nga lang po ito instead of $159 kung gagamitin nyo nga po yung link dyan sa ating description box and dyan nga po kayo bibili. So yun nga po, meron po tayong discount link dito. So yun nga guys, pwede nyo rin nga po itong i-zoom. And ito nga po, decent biometric wallet sa Bluetooth enabled hardware, which is yung ginawa nga po natin kanina through Bluetooth. At ito nga po yung mga laman nito, which is ito nga po yung pinadala nila sa atin. While meron din nga po sila ditong 2x package sa kanilang biometric wallet kung saan ay mas makakatipid nga po kayo dito mga ka-crypto. So instead of $318 is $219 na nga lang po yung bentahan nila dito kapag ginamit nyo nga po ulit yung ating link. Dahil nagbibigay nga po sila dito ng special discount para nga po sa ating mga manonood o mga subscriber nga po natin. So napakaganda nga po nito guys dahil masasafe nga po yung mga crypto ninyo and hindi nga po mahaha. So nga guys, ito nga po yung isang safe place para i-store yung ating mga pera. Also sila is wala rin nga po silang connection dito nga po sa ating mga fans. Tayo nga lang po talaga. So ito nga po yung mga laman nito. Yan guys, dalawa po yung laman na itong hardware biometric wallet. So kung gusto nga po palang bumili, click nyo lang po itong buy it now. Bali dito guys, pwede rin nga po kayo mag-buy it agad or through COD. So nakadepende nga po yun sa inyo. So ito nga po pala yung babayaran ninyo. Bali dito guys, kailangan nyo pong nilagay dito mga ka-crypto ang inyong active email address. Then sa country is Philippines, first name, last name, address. So dito guys, optional nga lang po itong sa apartment kung sa apartment na po kayo nakatira. Also guys, yung postal code and ang inyong city, region, and yung phone number nga po na gusto ninyong gamitin if ever na i-ship na nga po ng delivery man yung inyong product para matawagan nga po nila kayo kung nasaan nga po ba kayo ng time na yan dahil i-deliver nga po nila sa inyo. Then ito guys, click nyo lang po itong save this information for next time and just click continue to shipping. So bago po natin tapusin itong video is explore nga muna po natin itong website nila ng madalian. So this is the most easy and safe hardware wallet. So yan nga po, bali meron nga po pala sila ditong tatlong wallet in one app. So the biometric wallet, which is to ni-review natin. Also guys, meron din nga po silang card type wallet. So wala pa nga po tayo nito. And software wallet can all be managed from a single mobile app, which is kayo guys, pwede nyo rin nga po magamit yung sa kanilang mobile app kung wala pa nga po kayo nitong hardware and yung card nila. Then dito guys, sana padala din nga po nila tayo ng card para ma-review din po natin ito. And ito nga po yung mga news, mga partners nila dito like Harmony, SimpleX, then dito guys, 1inch, and marami pa nga po iba. So bali yan nga guys, ito lang yung ating review regarding nga po dito sa kanilang biometric hardware wallet.